Ikalawang Hari, ika-24 na kabanata. Nang panahon ng paghahari ni Jehoiakim, nilusob ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ang Huda at sa loob ng 3 taon, napasa ilalim sa kanyang pamamahala si Jehoiakim. Pero sa huli, nagrebelde siya kay Nebuchadnezzar. Ipinadala ng Panginoon ang mga taga-Babylonia, taga-Aram, taga-Moab, at taga-Amon para lusubin ang Huda, ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga lingkod niyang propeta. Nangyari ito sa Huda ayon sa iniutos ng Panginoon para mapalayas niya ang mga ito sa harapan niya dahil sa mga kasalanang ginawa ni Manase, ang pagpatay niya sa mga inosenteng tao, at ang pagdanak ng dugo nito sa Jerusalem ay hindi mapapatawad ng Panginoon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoiakim at lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Jehoiakim, ang anak niyang si Jehoiakim ang pumalit sa kanya bilang hari. Hindi na muling lumusob ang hari ng Ehipto dahil sinakop ng hari ng Babylonia ang lahat ng teritoryo nito mula sa lambak ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates. Ang paghahari ni Jehoiakim sa Huda. Si Jehoiakim ay 18 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 3 buwan. Ang ina niya ay si Nehusta na taga-Jerusalem at anak ni Elnatan. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ama niyang si Jehoiakim. Nang panahon ng paghahari niya, ang mga opisyal ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ay lumusob sa Jerusalem at pinalibutan ito. Pumunta si Nebuchadnezzar sa Jerusalem habang pinalilibutan ng kanyang mga tauhan ang buong lungsod. At sumuko sa kanya si Haring Jehoiakim kasama ang kanyang ina, mga lingkod, mga tanyag na tao, at mga opisyal. Nang 8 taon ang paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia, binihag niya si Jehoiakim. Ayon sa sinabi noon ng Panginoon, kinuha ni Nebuchadnezzar ang lahat ng kayamanan sa templo ng Panginoon at sa palasyo, at ang lahat ng gintong kagamitan na ipinagawa ni Haring Solomon ng Israel para sa templo ng Panginoon. At binihag niya ang 10,000 naninirahan sa Jerusalem, kasama ang lahat ng opisyal, pinakamahuhusay na sundalo, lahat ng mahuhusay na manggagawa, at mga panday. Ang pinakamahihirap na tao lang ang natira. Binihag ni Nebuchadnezzar si Jehoiakim sa Babylonia, pati ang kanyang ina, mga asawa, mga opisyal, at ang mga tanyag na tao sa Huda. Binihag din ni Nebuchadnezzar ang 7,000 pinakamatatapang na sundalo, 1,000 mahuhusay na manggagawa at mga panday na mga sundalo rin. Ang ipinalit niya bilang hari ay si Matanya, na tiyuhin ni Jehoiakim, at pinalitan niya ang pangalan ni Matanya na Zedekiah. Ang paghahari ni Zedekiah sa Huda. Si Zedekiah ay 21 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 11 taon. Ang ina niya ay si Hamutal na taga Libna at anak ni Jeremias. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ni Jehoiakim. Sa galit ng Panginoon, pinalayas niya sa harapan niya ang mga taga-Jerusalem at taga-Huda.